So far, ang meron lang akong gamot ngayon is itong Ambroxol kasi naubusan talaga ako ng cephalaxin for antibacterial. So, ayan. Ito yung ipapainom ko sa kanila. Pinapainom ko to 2 times a day. Pasok na doon. Pasok, Pochi. Pochi! Pochi, pasok na. Tay, bibili pa akong gamot nyo. Hello everyone! So, kamusta mga ka-pet friends? Hello guys! So, welcome back dito sa aking YouTube channel na John Wichitsufo Family. So, ngayon guys, yung mga alaga kong aso na mga pango, merong mga sipon. So, si Bella, si Trixie, lahat sila may sipon. Hindi ko alam kung saan nila nakuha yung sipon. Kasi dito sa bahay guys, kapag madaling araw, malamig talaga. Miski yung tile sobrang lamig. So naisipan ko na baka doon nila nakuha yung sipon. Pero pag tanghali naman dito sa bahay is mainit. So kailangan naka-electric pan. Meron kasi sila sariling electric pan na nakatutok sa kanila. So ngayon, kailangan ko pumunta ng vet. Buti na lang talaga, meron akong vet na napupuntahan talaga na nabibilihan ko ng gamot. So very helpful talaga kapag meron kayong kakilalang mga vet na yun, mahihinga nyo ng tulong, mabibilihan nyo ng gamot. So napaka-importante na be friendly sa mga vet. Yan. So ngayon, kailangan ko pumunta ng Hakobe. So doon kasi ako nabiling gamot, doon din ako nagpapagroom na, doon na rin ako nagpapacheck up ng alaga akong aso. So sila guys, yung mga alaga akong pango, lahat gumaganon, parang mga, so syempre naman ako, na ano ko, na, talagang nasyak ako kasi lahat sila may sipon. Pero hindi naman sila nagtatae. And then kahit papaano, kumakain naman sila. So yung kasi sa mga hindi nakakaalam din na yung isa sa mga sign and symptoms na mga ng distemper pagkakaroon ng sipon. Talagang tutulo yung sipon nila tapos nagdadiarrhea, tapos wala nang ganang kumain, matamlay. So ganoon yung makikita yung sign and symptoms kapag merong distemper. So talagang inobserbahan ko sila. Hindi po ako professional vet, hindi po ako vet. So itong sinishare ko sa inyong experience sa pag-aalaga ng aso. Before kasi guys, sa mga hindi nakakaalam, sasabihin ko na rin sa inyo guys. So na-experience ko na magkaroon ng asong may distemper. Way back 2 years ago yata, kung hindi ako nagkakamali, ang nagkaroon, yung aso ko na si Persia. Meron akong asong pangalan, Persia. Tapos nanganak siya, ang pangalan ng anak niya is Bella rin. And yun nga, ay si Chabilita yung anak niya. So yun, dahil nga sa nagkaroon ng mastitis yung mommy dog, and then bumaba yung immune system niya, bumaba yung katawan niya. At kaya, nung lumabas siya, tinamaan siya ng distemper na hawa. So kaya alam ko na yung experience kung gaano kahirap magkaroon ng asong may distemper. Sobrang manghihina ka habang nakikita mo yung aso mo, unti-unti siyang pinapatay ng sakit na distemper. Kahit ibigay nyo guys yung gamot na kailangan niya, kahit ibigay nyo lahat, yan, maliit lang kasi talaga yung chance na makasurvive yung distemper. Unti-unti niyang papatayin yung aso nyo, unti-unti niyang papahirapan yung aso nyo hanggang sa makikita nyo mangingisay na lang yung alaga nyong aso. Temper na to, kala nyo malakas pa yung aso nyo. Hanggang sa unti-unti, manghihina, mamamatay, mangingisay. So ganun yung epekto ng distemper. At ang pangit sa distemper, hindi nyo siya pwede ipa-confine sa any bit. Bibigyan lang kayo ng reseta and then ile-let go na kayo, doon nyo na lang siya aalagaan sa loob ng bahay nyo. So kayo yung mag-self-medication, kayo magpapainom ng gamot. Unlike sa parvo, pwede nyong i-confine para hindi ma-dehydrate, at least malagyan siya ng dextrose. Kasi fluid lang naman talaga ang importante sa katawan ng aso. Pag na-dehydrate yung aso nyo, yun, possible matitigok yung alaga nyong aso. So sa akin guys, sa ngayon, talagang inoobserbahan ko yung pupo nila. And yan, very thankful pa rin talaga ako guys kasi hindi naman sila nagtatae. Malakas sila and malakas din uminom ng tubig. Ang problema ko lang talaga ngayon sa kanila ay sinisipon. Ayun si Bella nandun sa ilalim. Bella! Ayan o.
Pero malakas naman sila. Ito naman yung ating dalawang puppy. So ayan. Ito naman yung dalawa. Grabe ka naman, Bella, sipunin. May sipon sila, guys, pero hindi naman mahina, hindi naman nananamplay. Talagang sipon lang talaga yung problema sa kanila. Kumakain naman si Bella, naubos nga niya yung pagkain niya. Bella, up! Up, Bella! Up, Bella! Up! So, ayun yung dalawa. So, papainom lang ako ng gamot. So far, ang meron lang akong gamot ngayon is itong Ambroxol kasi naubusan talaga ako ng cephalaxin for antibacterial. So, ayan. Ito yung ipapainom ko sa kanila. Pinapainom ko to 2 times a day sa kanilang lahat. Dito. Pasok doon. Yung injection o yung syringe na to. Umalis si Bella. Uugasan nyo after nyo gamitin. Kasi yung kanyang gamot naninigas kasi baka imbis magagamit nyo pa, sayang. Dito lang, Pochi, huwag dyan! Pochi! Para naman kay Princess. Melak. Ariku. Tignan nyo, may sipon pa to, ha. Sobrang hyper. Pochi, asa ka na? Asa na si Pochi ko? Asa na si Pochi ko? Ay, si Bella na lang. Kung si Pochi sobrang hyper, ito naman, guys. Tignan nyo naman, sobrang cool lang ni baby Bella ko. Matalon-talon pa yan. Oh. Saan ka ba, Pochi? Oh. Oh, Pochi. Pochi, grabe naman, hyper. Tapos mauuhaw ka. Hindi ka na, Pochi, pasok na. Kaya pupunta pa tayo ng pupunta pa ako ng vet para bumili ng gamot nyo. Pochi! Hindi ka na, pasok na. Kaya bibili pa akong gamot nyo. Pasok doon. Guys, bili tayo ng gamot para sa sipon nila. So, yung bibiling kong gamot ay Ambroxol at saka cephalaxin. Yung Ambroxol, nasa 280 yata yung isang bottle niya na maliit. And then, yung 90 pesos naman yung cephalaxin. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. And I hope sana makatulong to yung to, video na to kapag sinisipon din yung alaga niyong aso. So, dito na ako sa vet, bumili ng gamot. Sa Hakobe. So guys, kailangan ko muna sila pakainin bago ko painumin ng gamot. Si Bella kumakain na. Yung dalawa kumakain na rin. Ayan sila. Ito naman guys is para sa may chihuahua sa may ibaba. Ayan, shih tzu natin. Unahin ko na sila pakainin bago ko pakainin sila Rabi at Reker. Para hindi ako ma-stress. Isa-isa yung pagpapakain ko sa kanila. And then yung tubig, kailangan din natin ng tubig. So yung tubig, naglalagay ako ng dextrose powder para magka-energy sila. Kasi nakakatulong din yung dextrose para
sa kanilang energy. Ayan, no. Ganito lang yung lalagyan nila ng tubig. Ayan. So, naglalagay din ako dahil sa wala na akong prolific tails. Itong Mondex naman yung gagamitin ko. Importante rin kasi guys na kapag may sipon yung aso nyo, maglagay pa rin kayo ng ano, sa alis yung bela. Doon ka, doon. Ng dextrose powder. Malaki rin kasi natutulong ng dextrose. Para hindi tumamlay. Okay lang sana mag-alaga pero huwag lang magkakasakit. Kasi sobrang hirap pag nagkasakit na sila. Ang mahal pa naman, di ba, magpabit. Yung gamot pa nga lang, magkano na yung gamot? Di ba, pag bumili ka yung gamot? Yung gamot pala na binili ko is yung cephalaxin. Hindi ko pala nasabi kung magkano yung presyo. So, yung presyo ng cephalaxin is 90 pesos yata. Hindi ako nagkakamali. Tapos, yung Ambroxol, 280 ang isa. Kailangan kasi yun, guys, kapag may sipon na tubo yung aso nyo. Tapos, paggabi, hindi na ako nag-electric fan sa kanila. Pinapatay ko na. Para hindi sila malamigan. Kahit naman kasi hindi nakatutok yung electric fan sa kanila, malamig pa rin yung hangin, lalo na sa madaling araw. Uunahin ko na guys si Buntis Painomen, si Princess, ng vitamins and mineral niya na Papi Obi. Kasi nga, ayan, medyo lumalaki na yung tiyan niya. Kailangan kong maasikaso na hindi painumin muna na din ng mga antibiotic kasi bawal. So, sa kanya is talagang Papi Obi. Yung mga, ano naman, is yung dalawa, XL tsaka yung ano. Sa Ambroxol naman, itong ating mga alagang pango. Mucolytic suspension. So, guys, nabuksan ko na siya dati. Itong bago yung gagamitin ko. Ayan. Pero hindi ko siya pinagsasabay pa inamin, may interval. Interval na 30 minutes, ganun. Hindi ka rito, champi, inom. Yung amoy niya, mabango. Alam mo yung tinta ng ballpen? Ganun yung amoy niya. Bago, hindi ka rito, Bella. Inom. Nga. Para hindi ka nasipunin. Hang? Sige lang, okay lang yan. Gagaling na si Bella, very good yan. Kasi umakain, umiinom, and hyper. Na iwan, di mo na tayo maliligo, ah. So, pang ilang araw mo na hindi naliligo. Nakainom ka na, Pochi. Ubus na yung food nyo. Ni Trixie, patingin nga. Ay, ubus na, ang galing ah. Very good. Okay na, vitamins na para... Okay na, si Trixie ang kainan na. Si Pochi naman ang papainumin natin. Huwag na lumabas kay papainumin ko kasi ano. Pasok na dun. Pasok na. Trixie, pasok na. Ay, kulit, pasok. Kanila, magpakain, magpainom ng gamot. And then, mamayang 5 minutes, yung XL naman yung ipapainom ko sa kanila. Kailangan may interval din, huwag magkasunod kasi yung effect ng gamot. Everyone, so welcome back po dito sa aking YouTube channel na Janwi Chitsupo Family. So ngayon guys, nakabili na ako ng gamot. Good news kasi kahit paano hindi ako nahihirapan maghanap ng gamot na ipapainom ko sa kanila. Ito yung talagang daddy ko pang pinapainom kapag merong ubo at sipon yung alaga akong aso. So ito yung Ambroxol at saka cephalaxin. So itong Ambroxol guys, binili ko yung dalawa para sa chihuahua ko at saka sa chitsu para magkaiba ng set. And then ito naman yung cephalaxin guys.
ito, kukorek ko lang kayo guys, ito, for, ito pala is pang kids, pang baby, or pang bata. And then pag bumili pala kayo nito, hindi kayo makakabili minsan sa mga vet kasi wala sila nun. So ito pang bata to, baka sa Mercury Drugs or sa mga drugstore meron ito. Ito yung Cephalaxin XL 250 mg, so antibacterial cephalosporin. Ito yung nakalagay dito sa kanyang gamit. Tapos yung precaution niya ay indication for the treatment of infection of the respiratory tract, urinary tract, and of the skin for otitis media and other indication due to sensitive organism. So yan, ito pala is ang yung form niya is powder, and then kailangan niyo maglagay ng 43 ml water, kasi nga papakita ko sa inyo, siya po ay powder. Ayan, powder siya guys, ayan no. So 43 ml lang yung ilalagay niyo, tapos i-shake niyo lang guys bago niyo siya ipainom. So ito guys, hindi ako nagkakamali, yung natatandaan ko nung ginamit ko to, good for 7 days siya ito. Tapos kapag naka-refrigerate naman, good for 14 days yan na nakalagay sa rep. And kailangan, depende sa prescription kung ilan days yung gagamitin. Pero sa akin kasi 7 days lang talaga siya ginagamit. Tapos 2 ml lang yung binibigay ko sa aso ko. Ayan. So kung naririnig nyo, para silang gumaganon. So yun. Tapos sa kanila kasi guys, napainom na ako ng Ambroxol kaganina. So ito na lang talaga, yung kulang is yung Cephalaxin for maintenance, good for 7 days. And ito talaga guys yung aking binibigay sa mga alaga kong aso. So ito pala guys, hindi kayo makakabili nito, yung Cephalaxin, sa mga pet shop. Baka naghahanap kayo sa mga pet shop kasi minsan talaga wala sa kanila. So baka try nyo to sa Mercury Drugs o kaya sa drugstore na located sa area nyo, baka meron. So, buti na lang talaga nakabili ako nito kay Jacobe, dun sa may binibilan kong vet. Kasi sila rin sa akin talaga yung nag-prescribe nito, yung doktora doon dati. And yun lang guys, that's it for today's video. Sana nakatulong tong video na to para sa inyong mga alagang aso. Kung merong mga aso nyo nagsasuffer ngayon sa sipon at ubo, itry nyo na tong Ambroxol at saka Cephalaxin. Ayan guys. And yan, kung meron kayong question or suggestion guys, mag-comment lang kayo dyan sa ibaba, and then sasagutin ko po yung question nyo sa abot ng aking makakaya. At kung hindi ko po kayo nasagot dyan, pwede nyo akong i-direct message or i-DM nyo ako sa aking Facebook page na Chisu Pau Family. Please support my YouTube channel and please follow me also on my Facebook page na Chisu Pau Family. Yan. And if you like this video, so sana huwag kong kalimutan na i-click ang thumbs up at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel at i-hit nyo na rin guys yung notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga updates natin kung ano na ba mangyayari sa mga alaga kung asong may sipon. So itong mga gamot na to, ipapatay ko to ng 7 days straight, 2 times a day. So yun lang guys, that's it for today's video. Maraming salamat po sa inyong lahat guys. So thank you for watching. Bye-bye.